Babe, pasok ka sa bahay ko. Welcome home. Feel at home dito, ha? Huwag napagod ka, baby. Babe, teka lang. Oo. Oh. Mamaya na. Bakit mamaya? Kaya mo, hihirutin kita mamaya. Bakit mamaya? Pa pwede naman ngayon na. Ayun, no? Tatay, sopa niyo. Babe, mo ni. Lakas mo talaga sa akin. Ganda pala ng bahay mo. Sigurado, makakabuta ka dito ng baby junior natin. Hindi, ako talaga, babe. Masyado kang pilyo. Saka nga pala, babe. Kung sino man makita mo sa bahay na to, kung silang pansinin, deadmind mo lang sila. Saka, ako nang bahala dun. Ang mahalaga magkasama tayo, okay? Basta, ikaw bahala sa akin dito, ha? Alam na ba nila yung tungkol sa atin? Babe naman, huwag mo silang intindihin. Wala na silang choice. Nandito ka na, nandito na ako. Sa kung ayaw nila, edi sila yung lumayas. Wala silang mag-agawa. Simula ngayon, dito ka natitira. Dito na natin bubuin lahat ng pangarap natin. Dito na tayo magsasama. Okay? Oo ba? Basta, yung promise mo sa aking phone, babe, ah. Don't worry. Babawi ako sa'yo mamaya sa kama. Paliligayahin kita. Sisiguro doon kung titirik yung mga mata mo. Babe, talaga eh. Promise mo yan, ah. Kaya mahal na mahal kita, nabibigay mo yung satisfaction ko lalo na pagdating sa kama. Saka hindi kagaya nung asawa ko. Imbalido, walang pakinabang. Ay, naku, pala mo rin naka wala kang pakinabang. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako eh. Ako lang pupunta sa makakakulangan ng asawa mo. Ma? Nandito na po pala kayo. Bakit di man lang po kayo nagpasabi, Ma? Ang tagal na rin namin walang balita sa'yo ni Papa. At sino po siya, Ma? Eh, anak, biglaan naman yung pag-alis namin eh. Actually, wala nga to sa plano eh. Nga pala, si Tito Ian mo. Boyfriend ko sa abroad. Ngayon, dito na siya titira. At nag-decide na kaming magsama. Pero Ma! Pamilyado kayong tao! Paano yung magagawa sa amin yun ni Papa? Naisip mo ba kung anong mararamdaman namin? Hoy! Anak lang kita. Kaya wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Saka pinagtatanggol mo pa yung ama mong inutil at walang silbi? Alam mo, Ma, hindi nagkulang si Papa. Siya ang naging ama't ina ko. Habang ikaw, nagpapasarap sa abroad. At sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Ako yung nagtatrabaho sa bahay na to. At kayong dalawa ng ama mo, palamunin ko lang kayo. Kaya kahit anong gawin ko, ako yung masusunod dito. Bakit, Ma? Di ba nung nagbabal ko pa si Papa, halos lahat ng luho mo, binibigay niya sa'yo. At si Papa rin naman ang dahilan kung bakit ka nakapag-abroad, eh. Lahat ng kailangan mo, siya ang gumastos. Kahit wala nang natira sa kanya. Oo, noon yun. Nung may pera pa yung ama mo. Eh ngayon, tignan mo nga, hindi niya nga maalagaan yung sarili niya, di ba? Ni halos hindi na nga siya makagalaw dyan eh, di ba? So Ma, ang pera lang ni Papa ang habol mo? Paano mo magagawa yun kay Papa? Sa kabila ng lahat ng mabuting ginawa niya para sa'yo. Makonsensya ka naman! Bastos ka palang bata ka eh! Ano? Ganyan ka pinalaki ng magulang mo? Ganyan ka pinalaki ng ama mo? Ana, tama na! Bastos ka bata ka? Tama na, Ana. Huwag na huwag mong pagbubuhatan ang kamay ang anak ko. Wala naman siyang kasalanan sa mga pinagagawa mo. At sino may kasalanan dito? Ikaw na baldado at palamunin ko? Tignan mo nga yung kalagayan mo kaya sa boyfriend ko. Matagal ko nang alam, Ana. Matagal ko nang alam yung tungkol sa lalaki mo. Pero sana, hindi mo na dinala rito sa bahay. Binigyan mo naman lang sana ng konting kahihiyan yung anak natin. Hanggang ngayon kasi hindi ko maintindihan eh. Ano bang pagkukulang ko sa'yo kaya nagawa mo to? Gusto mong malaman kung anong pagkukulang mo? Tanga ka pala eh. Gago ka pala eh. Malamang Dave, babae ako.
May pangangailangan din ako. Tingnan mo nga yung katawan mo, baldado ka na. Eh ayan, baldado na din ata yan eh. Ni halos hindi mo na nga maigalaw yung kalahati ng katawan mo. Nakakahiya ka. Saka ba nga ata, hindi ka na magaling eh. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Sinalba lang kita sa isang aksidenteng ikaw naman ang may kagagawan. Kung tutuusin nga, dapat ikaw ang nasa katayuan ko. Bakit? May sinabi ba akong isalba mo ako, ha? Ginusto ko ba yon? Ikaw lang may gusto nun. Saka ayoko nang maalala yan, Dave. Nakalimutan ko na yan eh. Hindi na ako yung Ana na kilala mo. Hindi na ako yon. Iba na ako ngayon. Papaalala ko lang sa'yo. Kung isang beer house lang kita nahanap, kapal ng mukha mo. Nabihisan lang kita. Nakatikim ka lang ng konting karangyaan. Kumapal na yung pagmumukha mo. Ngayon, tatapusin ko na lahat ng kalendian ninyo. Magkita-kita na lang tayong tatlo sa korte. Itidemanda ko kayo. Bukas yung pinto. Lumayas kayo! Talaga, talagang lalayas kami dito. Ng bahay na to? Sa'yo na lahat yan. Tara na, babe. Halika na. Babe. Hindi yan. Di ako sasama sa'yo. Nakita ko lahat ng pinagagawa mo sa asawa mo. Kung ano yung mga ginawa mo sa kanya, kaya mo din gawin sa akin balang araw. Babe, sabi mo paninindigan mo ako. Paano na yung mga plinano natin? Kaya nga tayo umuwi dito, di ba? Babe naman eh, tinalikuran ko yung pamilya ko para sa'yo. Tatapatin din kita. Pamilyadong tao din ako. At ginamit lang kita. Sa abroad, di totoo yun. Gago ka pala eh! Wala ka palang bayad! Baka sinungaling mo, manluloko ka, umalis ka dito, visit ka! Sir, Kia, sorry sa mga nagawa ko. Ma, iwan mo na kami dito ni Papa. Hindi namin kailangan ng ina sa pamamahin na to. Lumayas ka na, Ana. Panagutan mo yung kabubuyang ginawa mo. Lumayas ka na! Lumayas ka! Pa, huwag kang mag-alala. Nandito pa rin ako para sa'yo.